minuto makalipas ang ika-anim ng umaga, mga ka-tandem, na itala ng Pilipinas ang ikasyam na pwesto gaya na nabanggit natin kanina sa 4th Asian Para Games na ginanap sa Hangzhou, China. At isa sa mga nag-uwi nito ay Pinoy! Galing! Pinoy! At ang nag-uwi niya, ginto at pilak ng mga medalya para sa ating para-athletics wheelchair competition. Ano? At ito ay ang walang iba kundi ang ating racer na si Gerald Pete Mangliwan. Ano nga bang sikreto sa matagumpay na karerang ito? Ano bang sikreto niya? How to be you po? Let's hear it mula po mismo sa gold medalist, sa multi-medalist na ito. Correct. Sige yung Gerald, palapakan po natin! Good morning, Miss Gerald! Pasok! Hello, pasok! Pasok, papasokin ang champion! Pasok, pasok! Papasokin ang champion! Ayan! Laga po! Ayan. Hello po! Hello po! Ayan. Hey, ma'am. Isa naman po. Mabuti na ako. Isa naman po lang. Alam mo, magtabi kayo lang. Ganda naman ito. Ayan. Ang bigat-bigat. Grabe, ang ganda, oh. Usay, usay, usay. Dito mo hindi. Ano na nangyari? Ayun na, ito na, ito na. Ganda ng medalya. Ganda! Una agad katanungan. Yes. Mabigat pa? Grabe kasi ang dalawa. Hinawakan ko ang bigat, my friend. Mabigat. Mabigat yung medalya niya. Anong pakiramdam na may dalawang medalya sa dibdib? Ma'am, napakasaya kasi ito po yung pang-apat na sali ko na sa Asian Games. Kumbaga, ay, wow. Veterano na po ako sa ano. So finally, nakakuha po ako ng medal. Mm-hmm. Gold at silver. Kumbaga, yung prayers ko po ay... Sulit na sulit! Kinuha niya sa isang... Nakapang-apat siya, sabi niya ganun. Yung susunod. Oh, oh. Dalawa yung uwi ko. Dito sa Asian Games ito, marami siyang nakalaban, syempre. Mala sa ibang bansa dito sa Asia. Oh. Pero sino yung pinakamatindi mong naging kalaban? Anong bansa? Oh. Actually, yung ano yung Japanese na dalawa kasi nung nakaraang Paralympic Games sa Tokyo, bronze medalist siya. Okay. Tapos yung isa naman, dalawa silang Japanese kasi na ano. Uh-huh. Nag-bronze din siya nung World Para-Athletics lang recently sa Olympians France. Olympians ang kalaban. Oo, oh, lagi mga Olympians. Nachambahan ko sila. Sorry, sir. I'm sure, ginawan mo ng araw-araw na pag-iensayo. At eto, my friend, curious ako kasi daw, yung ginagamit nilang wheelchair sa race ay hindi yung usual wheelchair, no? Meron kayong special wheelchair for the race. Ano po yung pwede pa may paliwanag sa amin? Yes po, ang tawag doon ay three-wheel siya. So okay, may dalawang rear na sa likod na gulong. Mm-hmm. Tapos may mahaba siyang ano, tapos may maliit na gulong sa harapan na siguro size 20 yung ano. Mm-hmm. So yun, and then nakaano ka, naka-kneeling yung ano, naka-kneeling yung position mo. Mm-hmm. And at the same time may gloves po na kailangan naka ano, hard gloves or soft gloves tawag doon. For protection din yun pag magpapaikot noon manually. Yes, manually. Oh, and then customized ito syempre. Yes sir, yes sir. Pero may ano, may international standards din po. Pero yung pagkasukat sa iyo ng wheelchair is dapat fit sa iyo. Yun yung ano doon. So, okay, sinukatan kayo and then ginawan kayo ng sarili or pagdating nyo doon, saka lang kayo sinukatan mismo? Hindi po, matagal na pong issue sa akin yun para kasi yun na yung gagamitin mo training then competition. Na. Kasi parang running din siya. Opo. Kaso ka lang, mayroon kaming gamit o equipment na yun yung para mag, ano siya, ma-fit sa amin. Sa 400 meter T52 finals mo nasungkit ang iyong medalya. Mm-hmm. I'm sure thrilling ang pakiramdam. Pero nung napunta ka doon sa finish line, sa ending mismo, mm-hmm, ano na nung balik sa iyo alam mo nasusungkit mo na malapit ka na. Actually sir, yung unang ano nung start namin, ang binabantayan ko yung nasa likod ko kasi yun ang alam kong ano yung mag ano eh. Pero yun pala yung nasa harapan ko, yun na yung malakas pala eh. So ang ginawa ko lang is minaintain ko lang yung facing ko from 300 meters nung makita ko nasa final straight na kami, medyo ano siya, striking distance na siya. So ang ano ko lang is talagang ano, mag-push hard lang. Kumbaga, iniisip ko lang yung ginagawa namin araw-araw sa training. Mm-hmm. So yun, actually hindi ko akalain na maabutan ko dun sa last 40 meters eh. So yun yung ano dun. Diba? Yung hindi ka nag-expect. Kaya ako natanong yung partner kasi yes, sinasabi nila sa mga atleta na tulad nila Ginong Gerald sa dating crucial na few seconds na yon. Mm-hmm. Talaga daw yung lahat daw ng taon, buwan, linggo, araw na dinugol mo, lalabas daw talaga roon. Ooh. Yun na talaga yung ilang oras mo ba yung dinugol niya? Everyday po ba kayo nagtitraining? Yes po, everyday umaga. Ilang oras? Everyday, umaga, hapon. Wow. Two hours po siya. So, pinakamahaba na yung 2 hours.
So may RS, and then in between sa mga ganun, RS, and then... And then, paano po kayo napunta sa ganitong larangan? Ito po ba'y simula pa pagkabata, talagang, kumbaga, ginagawa nyo na? Opo. Hindi. Actually, sir, ma'am, late bloomer ako, kumbaga, nung galing ako province, eh. Punta saan yung probinsya mo? Sa Kalinga po, sa Batiin mo Tabuk. Yung mga shoutout mo! Opo, yung mga kababayan natin, yung mga taga-Kalinga, sa Tabuk. Nimbag sure na, proud na exact pa yun. Meron po ako dalawang medal para sa inyo, sabi niya. Sige mo yung ano niya, yung diba? Video natin. Oo, na pinapitin natin sa Radyo Agila to. Oh, wow! Ganyan ang training mo? Yes po, indoor po siya, indoor yan. So meron ding outdoor, pag outdoor sa oval po kami. Ayan, sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, pinapakita po natin ni Ginoong Gerald ang kanyang mga ang kanyang videos kung saan yes. nakita niyo yung pag-ensayo niya, puspusan ang kanyang pag-ensayo para po sa ating Asian Games. Mm-hmm. At talagang ito tunay na karera ng tagumpay na masasabi natin na pinagtagumpayan ng ating kasama rito na si Gerald. Naging matagumpay po ang karera ang pinagpaguran ni Gerald, pero bago po kayo naging gold medalist dito sa Asian Para Games, dati pong wheelchair basketball player po kayo. Yes sir, 2005. Yun ang unang pasok ko sa national team, okay. Wheelchair basketball. Yung edition ng 2005 dito sa Philippines. Nag silver po kami. And then 2009, medalist na siya, multi-medalist na po siya. Nag-transfer na ako ng para athletics 2009. 2009. Yes. It has been a while, 14 years din ang... Yes, tsaka parang napapansin mo kay Gerald, parang yung mga pinapasok niyang mga larangan, hindi po pwedeng wala siya makukuhang achievement yes. or hindi po pwedeng wala siya makuhang medalya. Testamento yan, mga kababayan. Kung paano pag nilagay mo, if you put your heart and mind into Correct. It, nakakasabi nila, hindi ba? Talagang walang imposible. Wala pong imposible. Ito po, ano ba po ang... ilan po kayong mga para-athletes na... Nakasali po sa ganitong larangan? Bali sa amin ngayon is bali... Apat po kami. Opo. Okay. Tatlo kaming lalaki, mas meron kami isang babae. Pero may iba pa po kami makasama sa halimbawa sa para athletics mismo, okay. Hindi lang wheelchair racing. Meron din kami mga yung mga amputee sa kamay, wow. sa leg. Mas meron kami mga visually impaired din. So yun yung sa compose ng team namin sa para athletics. So meron ding mga sports na swimming, wheelchair basket, so iba-ibang ano. Anong mensahe nito sa mga kababayan natin na gustong maging atleta, lalo na yung ating mga kababayan na nasa PWD, no, na feeling na, natatakot ako, or possible na feeling na wala sumusuporta sa gusto nilang gawin bilang atleta? Yes, ma'am. Actually, ang kapansanan nandyan na yan, eh. And, habang buhay na dala-dala natin yan, eh. So, ang ano ko lang is, wag po tayong mahiya na lumabas kung ano man yung... Kasi, unang-una, yung iniisip ka agad yung kalagayan mo, eh. Ano masasabi ng ibang tao? Kasi nanggaling po ako dun. Na iisipin ko yung sasabihin ng ibang tao. Ako lang, nung nagkaroon ako ng opportunity na lumabas talaga ako dun sa comfort zone ko na, kumbaga, i-explore ko yung ano ba yung mga pwede kong i-share o may... maibigay din sa ibang tao, nakikita, ma-inspire ko man sila, or yung mga ganun. Opo. So, yun lang yung naging ano ko dun eh, na huwag po tayong mahiya. And of course, within the family, dapat din. Support, lalo ang support. Support kasi napakahalaga yun. Solido. Dapat solido po yun. Iba't ibang trabaho rin pong pinasok niyo po, sir, bago po kayo naging multi-medalist. Yes, sir. Nung pag-graduate ko ng college, nag-try po ako ng call center, naging tawag dito sa mga insurance, ganun. And then, kayo po isa sa mga nagsabi na open-minded ka ba? Kaya nga gano'n, nag-try po ako na gano'n. Tapos nagtrabaho din po ako sa LGU ng Quezon City. Ay, wow! Doon ako medyo nagtagal and then... Good yun. Medyo... ang galing, no? Buhay nga siyang testamento na ilalabas ko ang sarili ko at ipapakita ko sa kanila kung ano ang meron ako na pwedeng makatulong sa bayan ko, sa sarili ko, at sa pamilya ko. Kasi mga kababayan, kapag hindi nyo sinubukan, hindi nyo malalaman. Puro what if lang, di ba? Bago ka pa, makikita mo, nalipasan ka na. Di ba? Tapos hindi mo alam. And look at Sir Gerald, di ba? Kung di niya tinulak ang comfort zone niya, multi-medalist. Correct. Atleta. Olympian, di ba? Pero itong araw, my friend, hindi naging madali yung pagbabalik ni Sir sa pagiging atleta. Dahil meron daw isang, ito yun, may pinakamalaking pagsubok po siyang pinagdaanan.
Actually, sir, nung time na nag-ano ako ng bilang athlete kasi, yung panahon na kami po ay hindi pa kami masyadong napapansin ng so, recognized, yung mga ganun. No, tapos nagkaroon ng opportunity na sabi ko, gusto ko yung ginagawa ko eh. So ayun, kumbaga iniisip ko, tutuloy ko ba to hindi. So ang ano ko lang is, siguro ito yung choice na pwede kong pasukin para may pakilala ko yung sarili ko. So ayun, luckily nagkaroon ako ng opportunity kagaya ngayon, nandito ako sa... yung program. In short, my friend, parang pinaginaan siya ng loob nung nakikita niya na hindi naman kami nakikita eh. Hindi naman kami nare-recognize. Bakit naman ako magpo-push na gawin yung best ko? But, dahil sa sarili din niya na parang, kung hindi ko rin naman gagawin gaya na sinabi mo kanina, ano mangyayari din? Diba? At salamat din siyempre sa pamilya, sa mga taong naniwala. At siyempre, yung nakaisip na magkaroon ng mga sports programs na ito para sa atin. Ay, hindi totoo. Po ba? Ay, so yun, actually ngayon nga po sir is talagang ano na po. Yung pinaghirap ng mga nauna sa amin na mga ano, senior namin at kasunod din po kami. Uh-huh. Napansin na po kami ngayon. Kagaya po ng pagbibigay ng sa amin ng Philippine Sports Commission ng support sa NSA namin, PhilSpada. So yung mga ganong bagay. Yun yung isang pinakamalaking achievement ninyo. Yes po. Yes, 'di ba? Na finally, meron nang ibinigay na para sa inyo at nararapat para sa inyo. At hindi lang yan, my friend. Yung kanyang tatlong anak, pinasasabak niya rin ngayon sa sports. Yes. Kwento niyo naman po sa amin yon. Shout out po muna sila. Ilan taon na sila? Sino sila? Hi to Raisa, Fitz, and Kyrie, yung isa na kasama ko ngayon. Yes po, na-engage din sa sports. Contact sports at taekwondo siya. Nice. Wow. yun yung ano, kumbaga, para lang bata kasi ngayon, dapat i-expose din sa ano. Tsaka sir, alam mo. Medalist din! Yung ganun. Okay. Ito yung friend, pag yung mga anak mo ay napapasok sa sports, yung values ng buhay, kung paano ka didiskarte, lahat-lahat, paano ka makikipagkapwa-tao, matututunan mo sa discipline. Pati yung disiplina, yung integrity na tinatawag, matututunan sa ano, sa pagiging atleta. Kaya talaga tama siya yung mga anak natin, itulak natin na maghanap ng sports. Okay. Na komportable sila at gusto nila. Hey, when you say tulak siya, i-inspire natin yes, sila. Yes, yun ba? Diba? Inspire. Tama ka, sila, tama diba? My friend. Ang trivia lang ng trivia lang dito, alam niyo pa na naging malaking bahagi ng buhay ni Gerald ang kanyang iniidolo si Love Anubert. Totoo po ba ito? Yes, sir. Actually, yes, ma'am. Nung naalala ko kasi dati, nung nag-aaral po si Trinity, wow! Kaya pala sabi ko, familiar ka! Bakit? Yes, bakit? Ma'am. Kasi... magkakasama ka. Siya, ma'am. Dahil nakapagtapos ako ng ano siya. Sabi ko, parang kilala ko yung boses niya, pero ayoko naman magbida-bida. Kasi, sorry, pasensya na medyo may pagka-obobs ako sa pangalan. Pero sa mukha, sabi ko, parang kilala ko to. Nakapagtapos ako dahil sa kanya. Matayo pala yung buko! Nakapagtapos ako dahil kay ma'am kasi sinagot niya lahat yung scholarship ko yun. Thank you po. Thank you po. Dahil sa kanya. Oo, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Okay, so maaari mo bang i-share sa amin ito? Maaari mo bang i-share? Gusto ba po? Oh, yes. Paano naging, anong naging kwento natin with Love? Yun yung isang araw kasi may ginaya yung lahat ng ginawa ko at that time kasi nung time na medyo nagkaroon din ako ng ano ng financial problem, hindi ko alam kung matatapos ko yung pag-aaral ko. Okay. So yung nagsabi yung dean namin, I mean yung president ng Art and Science sa ano na ganun nga po. So si ma'am binayaran niya lahat yung tuition ko. Nagtapos po ako ng pag-aaral. So ngayon hindi ko talaga ano nung tumatayo yung paligid ko talaga sa. Remember yung show ko na Love Life? Yes. Yun po. Na kung saan kailangan kong gawin yung mga buhay ng ibang tao. Uh-oh. And then I remember you were the first episode for that show. Thank and you. I told myself yung unang sweldo ko ibibigay ko sa kanya. Oh, thank you. Good job! Nice! Talagang, kumbaga, dahil doon, talagang nabago din ang buhay ko doon sa ano, kumbaga, Sabi ko na ako
Hindi niya alam. Hindi niya alam to. Hindi niya alam yan. Happy for you. Thank you po. Maraming salamat po talaga. Happy for you. Well, my friend, look at Ginoong Gerald. Oh, di ba? And ang isa, he's a multi-medalist. Grabe. Grabe. In shock ka ba? Bigla ako. Pero kasi, nung sinabi niya ng meron siyang naging real, naalala ko na agad. Naalala ko. Siya yun. Kasi nahihiya lang akong magbita-bita nga sa na naman. Sa dinami kasi ng mga na-feature natin over the years. Yes. Humigit ko muna 25 taon na tayo. Ano na po yun? Matagal na po yun. Mga 20 years ago, mga ganyan. Or mga ganon, tagal. Tagal na po. Ako po ay gusto ko sabihin sa inyo na nang ginawa ko po yung storya nyo ay bliness nyo rin po ako. Kasi doon ko nakita na yung paghihirap na pinagdaanan ko, yung mga tao sa paligid ko, dapat ko rin makita na may ibang battle din silang nilalabanan. Yes. Pero nahiya din ako pag halimbawa, nahihiya din ako pag mas mahirap yung pinagdadaanan niya. Tapos pero hindi siya bumibigay, hindi siya nag-give up. And you've been doing